At sa mga pajak, meron tayong pump dito, mini pump from Cepal. Ito yung Cepal C-Cross AL. Sa video na to, check lang natin itong mini pump na to. Nakalagay siya sa gantong plastic. Ganto na yung packaging niya. Nakasip tayo lang dito sa cardboard. Ito yung print niya. Nakalagay dito, pang MTB daw siya. 155 grams lang, so sobrang gaan. Hanggang 100 PSI yung kaya. Kung hanggang 100 PSI, edi pwede rin pang road bike. 230 mm yung haba niya. High volume pump for MTB tires, yun yung sabi dito. Sabihin, mas madali ka makakabomba ng MTB tires. Pag ito, check natin. Nanggaling ko lang dito sa ano. Meron na siyang kasama nitong mounting strap. O, ito, kabit natin mamaya. Papakita ko sa inyo kung saan ito kayo nakabit. Nalagay ito sa ilalim ng battle cage. Ito na yung mismong pump. Ano ba ito? Yan. Ganyan tsaka pa, ipapump. May takip dito. Maganda rin na meron ito kasi ito yung protection sa dirt tsaka sa mud. Minsan kasi nadudumihan yung ganti, pinapasok. Nagbabara. Kaya maganda rin na meron ito. Bali, yung tinatravel niya. Mula dito hanggang dito. Yung haba niya, 230 millimeters. Pag fully extended siya, 380 or 15 inches. Ganong haba. Yung weight ng pump, 109 grams lang. Gan lang. Pagkasama to, 121 grams lang. Sobrang gan. Ito yung takip dito. Alloy to, tong part na to. Karaniwan na nakikita ko sa ibang mga mini pump, plastic lang yung ganti. Ito, plastic, plastic. Ito, alloy. Meron nito. Hindi ko alam po anong purpose itong part na to. Dito may rubber o-ring na nalilipat dito. So pag gandito sa part na to, sinira mong ganyan, yun yung maglalak sa kanya para hindi to, para hindi siya mabubunot basta-basta pa ganyan. Yun yung purpose nito. Hindi siya magre-retract ng kanya. Lalo kung nasa bike, diba? Minsan, sa sobrang tagtag eh, umuusog na ganyan yung pump. Yung part dito, siguro pwede itong ilipat dyan. Ah, okay, yun. Pagka nandyan, hindi siya maglalak. Pag nandito yung rubber o-ring, hindi naglalak. Mas masasagad mo yung paghahangin pag andyan. Pag kasi nandito lang, maharang siya. Tapos may tendency mapag-lock mo, mahirapan kang magbomba. Kaya kapag maghahangin ka, lalagay mo dyan sa part na yan. Sabi, ergonomic daw yung part na to. May ganyan design, kaya madaling hawakan. Medyo mataba siya. Kesa sa mga previous mini pump ko, para mas mataba to sa part na to. Ito naman yung finiflip para mag-lock yung rubber na kumakagat na sa valve o doon sa piton ng inner tubes. Kaganyan lang, pag ilalagay mo na, tapos iaangat mo to para sumikip yung hawak na sa pito. Ganun lang. 2-in-1 na din to. Baliktarin lang daw to. Tanggalin natin. Bato ah. Ito lang yung binabaliktad. Nakapresta siya. Pag mag-shredder ka na valve, ganyan. Yung kabilang side. Ito rin yung takip. Lalagay mo din ng ganyan. Pero lang, kadali. Ang bilis ah. Ayos ah. Ito, alloy siya. So, matibay. Tapos yung nasa loob niya, i-flip mo lang, ganun lang. Hindi na yung nahihiwalay na parehas mo ibabaliktad yung plastic, yung goma. Kagaya doon sa ibang mga common na mga mini pump. Ito, iba dito. Mas mabilis dito, mas madali. Madali lang din matanggal yung parang adapter sa loob na nagiging presta, nagiging shredder. Hindi guys, sa ibang mini pump na ang hirap tanggalin ng goma, diba? Kasi sakto-sakto siya doon sa diameter ng ganito. Dito, iba. Try nga natin mag-test pump tayo. Ito, shredder. Naka-shredder na to. Ihangin na lang natin. Ipapasok mo lang na ganito. Sikip po. Ah, teka lang. Ang hangin ito eh. Pasingayin muna natin. Ah, kunyari na flat. O yan, kunyari na flat ha. Yun lang, lumulubog yung shredder. Ito pa kasi yung shredder eh. Tingnan natin kung mahangin ang flat. Ganyan lang. Sarado. Nakaramdaman ko na mabilis siyang magdagdag. Kaya namusga kong ilang pump bago nakapag-pump na MTB tires. Ano to? 27.5 by 2.1. Meron na kaagad. Ang dali lang. Mas malakas to kaysa sa mga freebies ko na mini pump na nagamit. Kahit doon sa MOB ko na nawala. Wala kasi yung MOB ko ng mini pump. Yung pinakamaganda sa build quality na mga na-check ko na mini pump. Ito maganda rin build quality nito. Ayos ah. Check natin kung ilang PSI yung nakarga natin. Yung mga ganitong style ng pump, ang hirap tanggalin ito eh. Yung goma dito, kapag kailangan mo ibaliktad, minsan naglalak pa. Gagawin ko kasi siyang shredder. Nakapresta kasi siya eh. Yan.
Check ko lang yung tire pressure na nakarga ko. Gamit yung mini pump, nakapagkarga tayo ng around 20 PSI. Not bad. Dagdagan ko lang. Ito kasi pang emergency lang naman talaga ito. 40 PSI. Pag more on road, 40 lang. Okay na. Kabit na natin. Ito, kinakabit to sa ilalim. Ito. Pentene. Yan style. Hindi pala pwede. Kasi, maiksi lang to. Dahil mahaba eh. Nung kasama yung pump eh. Kailangan natin yung mas mahaba. Nung kasama nitong bolt, maiksi lang kasi. Parang ganyan yan. Pero pag mahaba yung bolt, pwede pa yan dito. Nakalagay na ganyan. Lagay ko dito. Maglalak siya. Sarang ko to. Tapos, lagay ko dyan. Ayan, secure na. Hindi na siya malalaglag. Ito plastic to. Tapos, ito goma. Parang ano siya, pinagsamang plastic at goma sa part na to. Ayan, secure na secure, di malalaglag. Yung dati kong mini pump, nalaglag, di ka na mamalayan kasi walang strap na ganito. Siguro nasanggin ang tuhod ko. Nalaglag. Ito yung Sepal Cross AL mini pump. Maganda yung build quality niya. Yung output, maganda rin. Ease of use. Yung mounting, yung strap na nilalagay doon sa battle cage mount. Magandang klase din. Sa ganun setup, kampanya tayo na hindi malalaglag to. Hindi basta-basta maulog. SRP nito is 800 pesos. Pero I'm sure may bawas pa yun sa bike shop kasi SRP lang naman. Sa price noon, sulit na. High quality naman. Maglalagay ako ng link sa description kung saan kayo pwedeng bumili nito. Pag may makita ako, lalagay ko sa description. For more info, lalagay ko din yung website ng Sepal. Yung product page nito, check nyo na lang kung interesado kayo dito sa mini pump na to. Subukan naman natin ngayon na maghangin sa road bike gamit yung pump na to. Alamin natin kung bakit merong MTB specific na mini pump at merong road bike specific na mini pump. Testin natin dito. Ngayon, matigas siya. Bawas natin yung hangin. Ayan. Ito nyo. Ayan, parang flat siya. Makakapaghangin naman. Nalalagyan naman. Kaya lang, habang tumatagal, habang dumadami yung nakakarga mo, mas humihirap siyang bombahin. Ayan, matigas na. Kaya lang. Papayrap na lang papayrap. Ayan, matigas na. Check natin yung PSI kung ilan yung nakarga natin. Upon checking, mga nasa 30 PSI pa lang. Pero sobrang hirap ng bombahan. 30 PSI sa road bike? Hindi pwede yun. Gagawin ko, dadagdagan ko to gamit yung floor pump. Kakargaan ko ng mga hanggang 80 PSI itong gulong. Tapos, itatry ko ulit na hanginan gamit itong mini pump. Kung dadagdagan ko pa para maabot yung 90 to 100 PSI. Kasi yun dapat yung tamang tire pressure sa road bike. Kasi kapag mababa, pag hindi mo inabot yun, prone ka na ma-flat sa road bike. Even yung floor pump at around 80 PSI dito sa road bike tires, sa dulo ng push, mahirap na. Pero hindi naman siya sobrang issue kasi nga, floor pump, tapos buong body weight mo lang gagamitin mo, makapaghangin ka pa din, madali lang. Ngayon subukan natin na gamitin tong mini pump na pang MTB dito, naka 80 PSI ito. I-attempt natin na makapagkarga tayo at around 90 PSI. So, 10 PSI na lang yung kakarga natin. Tikas na nito, sobrang tikas na. Parang hindi rin pala accurate na pisa-pisa lang. Kasi dati akala ko medyo matikas na yung pinipisa-pisa ko. Ang baba lang pala ng PSI na nakalagay. Iba pa din kung may tire pressure gauge na pwedeng ma-check, pwedeng matignan. Okay, let's try it. Yung ko si singaw to yung pag nilagay ko to. Ah, hindi pala singaw. Wala na, hindi na kaya. Ang hirap na. Wala na. Ano, hindi na natutulak, hindi na kaya talaga. Kahit anong gawin, hindi na kaya. Parang nagpa-pump na sarado na dito, tapos hindi mo na matulak na ganun. Ganun yung feeling. 80 PSI pa lang to. So sa floor pump, posible pa siyang madagdagan hanggang 100. Pero gagawin ko dito sa bike na to, ikakarga ko lang to ng 90 parehas. Good na ako dun.
Sa website ng Zepal, merong MTB specific, merong road specific na mini pump. Bakit may ganun pa, di ba? There's a reason for that. Sa nakita ko, ang pagkakaiba ng MTB specific na pump sa road specific na pump, yung diameter nito, mas mapayat kung pang road bike. Kasi yun, mas suitable siya gamitin sa low volume and higher pressure application. Etong sa pang MTB, mas mataba to, mas pataas yung volume na kinakarga niya kada pump. Kaya lang, limitation dun, pang low pressure lang siya. Kung mapapansin nyo, halimbawa dito sa shock pump, ito ay hanggang 300 PSI to. Ginagamit to sa mga suspension fork, sa mga air suspension. Mapayat lang siya, mapayat lang to. Pwede mo itong gamitin sa gulong, pero ito, alanganin to pag ginamit sa suspension. Kasi dito, mahirapan ka na maghangin kapag sobrang taas na ng pressure. Dito, dahil mapayat lang to, makakapaghangin ka pa din kahit mataas na yung air pressure na kinakarga mo. Halimbawa sa shock pump, karaniwan doon 100 plus. So, easy lang dito kasi mapayat lang. Pag ito naman ginamit mo sa gulong, sa MTB, even though shredder yung valve nito, pwede naman, kagana naman. Kaya lang, ang konti lang nung nalalagay na hangin nito kada pump eh. So yun yung challenge. Ang baba ng volume, yung sobrang dami mo sigurong pump bago ka mapagdagdag. Kapag ito yung gagamitin mo. High volume for MTB, pero low pressure. Doon naman sa mga pang road bike, low volume kasi nga maliit lang diba yung inner tube ng road bike. Mapayat lang yung gulong nila. Konti lang yung hangin na pwedeng malagay, so low volume, pero high pressure yung kailangan. Yung hangin na nasa loob, parang bumabalik yan dito, parang lalabanan ka nun, ganun yung nangyayari. So nakita ko pa sa mga Zepal na pump na pang road bike, may ganito kasama yung parang tubo, tapos sa dulo yung valve, hindi directly dito sa poste nitong pump mismo, may ganito na included do sa road specific, para daw hindi mo masira yung valve ng pang road bike, kasi syempre nga, karaniwan doon mahaba, diba? So mas sensitive yun, kapag hindi ka maingat paghahangin, pwede mo ma-pressure yung valve nun, magka-damage dun. Ang mahirap pa naman pag nagkasira doon sa mismong puno ng tire valve, pag nagkabutas doon, wala na, palitin na. Ganun pala, kaya pala merong mini pump na pang MTB, at may mini pump din na pang road bike specific. Kaya kung bibili kayo ng mini pump kung ano yung bike na ginagamit nyo, ganun yung mini pump na bibili. Hindi pala basta-basta bibili ka ng mini pump. Okay, ito mura. Sige, bilhin ko to. Hindi pala ganun. Kaya kung naka-road bike ka, dapat dala mong mini pump pang road bike talaga. Para di ka mahirapan. Wala lang tayong pump dito na pang road specific para matest. Pero ito, na-testing ko na. Even at high pressure, nakapaghangin pa din. So, kung ganun yung concept, it will work. Pinaka na gusto ko dito, yung quick swap nung Presta to shredder dito. So, buksan mo lang to, pagbabaliktarin mo lang, ayun na. Hindi mahirap tanggalin, hindi mahirap ikabit. Sobrang dali. Tapos, alloy pa yung part nut. Kaya, for sure, ito, mamatagalan. Nice. May iba pa tayong mga products na gagawa ng quick review. Para hindi nyo mamiss, click nyo yung subscribe dito. Subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. Dito may iba pa tayong mga videos kung hindi nyo pa yung napanood. Panoodin nyo na lang din. Kita sila sa susunod pa na videos. Night safe, mga kapadyak.